So, ayun mga sir. So, welcome ulit sa vlog natin. So, medyo matagal-tagal nito hindi nakapag-vlog. Simulan ng huli nating vlog patungkol sa XRM or yung sa wirang ng CDI. So, ayun, magbablog ulit tayo patungkol sa harness wire or color coding ng HD125, yung old school na Kawasaki HD3125. So, para maging aware yung mga riders natin or mga kasama natin sa mga color coding ng mga harness wire ng iba't ibang brand ng motorsiklo. So, yun, bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, so please subscribe, tapos paki-like na din ang ating videos, tapos paki-share na din, tapos click mo na din yung notification bell para update ka sa mga bagong videos na i-upload natin patungkol sa mga motorsiklo. So, ayun, simulan na natin. So, ito na nakikita nyo, may harness wire na nasa harapan ninyo. So, ito ay harness wire ng HD3125. So, ayan. HD3. So, matangalan yun siya. So, ayan. HD3 CDI. So, bali yung gagawin natin para madaling maintindihan ng mga kasama natin. So, hahatiin natin ito sa tatlong bahagi. So, sasabihin na natin ito ay head part, tapos ito kasama na yung ito is middle part, ito middle part na ito siya, tapos tatingin itong last, sabihin na natin back part or sa hulihan kasi sa mga stoplight to eh. So sisimula tayo sa bandang gitna kasi dito tayo pag magwa-wiring tayo dito, tayo dapat mauna kasi nandito yung paglagyan ng battery, paglagyan ng mga CDI or ng CDI. So, bali yung content natin ngayon, isasabihin ko lang kung ano yung function or kung saan, kung ano yung pangalan ng bawat wiring or color coding. Kasi iba't ibang brand, iba't ibang kulay din eh. Halos yung iba opposite yung kulay or magkaiba yung kulay pero yung function ganito. So, yun ang gusto kong ipaalam sa mga viewers natin or sa mga ka-riders natin. Hindi porket pareho ng kulay is pareho na ng function. Okay lang kung parehong brand, tulad ng Honda, pareho lang sila, pareho lang, walang pinagkaiba kahit anong motor pa, at anong pangalan pa ng motor, basta Honda yung brand niya, same lang. So same din sa Kawasaki, kahit iba yung pangalan, pero same brand lang, same din yung kulay, or same din yung function, kahit tapos same din yung kulay. So ito yung gusto ko, ano, kasi ako na mismo, dati naguguluhan, kasi akala ko pare-pareho lang lahat, pag same kulay, same function yung pala, hindi. Pagka ibang brand na, ibang function na siya. So simulan natin dito sa gitna. So, dapat naging open-minded kayo ah. Presence of mind. So, yan. Nakikita nyo yung mga wirings na yan. So, ito tayong sisimula. So, unahin natin yung connection papuntang CDI. So, connection papuntang CDI ay may apat na connection yan. So, ito. Sabihin ko lang sa inyo yung bawat kulay kung ano yung function niya para hindi na tayo matagal. Okay, dito tayo magsimula sa itim. Pure black. Okay, yung pure black na to, ito yung papunta sa dito, sa ignition coil. So, ignition coil. So, ibig sabihin, ikakabit mo to doon sa CDI. Kasi papunta to sa ignition coil, pure black. So, ikakabit mo to papunta sa CDI. So, pag may nakita kang pure black ito sa middle part ng harness wire ng HCT, so, papunta yan ng CDI. Okay, sunod naman, itong apple green. Itong harness wire na may kulay ng apple green, ito naman ay papunta sa stator coil. Ito yung sensor ng neutral. Ito ay sensor ng neutral. So, pag nakakabit to, may connection to, tapos naka-on na yung motor, so, or naka-on na yung susi, kung naka-battery operated ka man, so, mag-on na yung sensor light doon sa odometer mo.
So, ito yon para sa neutral light connection. Okay, dalawa na. So, itong puti naman, kahit anong pangalan pa ng Kawasaki, basta yung brand niya ay Kawasaki, lahat same function lang. So, itong puti naman is kapuntang battery. So, tandaan nyo palagi, basta puti yung kulay, yan ay positive ng battery. Okay, sunod naman, itong black na may yellow. Okay, black na may yellow. So, itong black na may yellow, ito yung ground ng HD3 or ng Kawasaki. Pag may nakita kayong black na may stripe na yellow, so yan ay ground ng body ground ng HD Kawasaki. Okay. Sunod naman itong white na may red. White na may red. So itong white na may red, tandaan nyo, ito yung magsisilbing kumbaga sa mga Honda, ito yung sisilbing alternating current. So dito, pag ito, i-coconnect mo ito papuntang CDI. Okay? Yung connection nito is dalawa. Papuntang CDI at saka papuntang papuntang stator oil. So, pag nakakonnect itong white na may stripe na red, so magkakaroon na ng buhay yung CDI natin. So ito, yung function nito is nakakonnect sa stator coil at saka CDI. So bali, ito yung mabibigay ng current sa ating harness wire o sa ating motor. Primary source na yan siya ng kuryente. So, yan. Positive yan. Tapos, ito namang yellow. So, itong yellow, walang pinagkaiba sa kahit anong, ewan ko lang sa ibang brand, pero sa Honda brand, yung yellow, ito yung light coil. Ito yung connection ng ilaw. So, nakakonekta papuntang light coil, stator coil. So, yung yellow is connection ng ilaw. Tapos, ito namang kulay brown. Nakikita nyo, dalawang kulay brown. So, isa lang tatakil natin. Itong brown, ito yung sinasabi nila kung sa Honda is pure black na accessories wire. So, itong brown, ito yung tinatawag naman sa HD na accessories wire. So, pag nakasusi na yung motor mo, automatic magkakaroon na to siya ng current. So, pag susi mo, isang susi mo sa HD3, so magkakaroon na to ng kuryente. Dadaloy na yung kuryente dito. So, accessories wire yan. So, dito ka magtatap kung gusto mo maglagay ng mga ilaw-ilaw, yung mga LED. So, dito ka magtatap dapat. Okay, tapos ito naman kulay pink. Yan, nakikita nyo kulay pink. Itong kulay pink naman, bali ito yung magiging, nagsisilbing charger. Ito yung nagsisilbing charger ng battery natin. So, nakakonek ito siya. Papunta din doon sa baba, sa stator coil. Magsisilbi itong charger. Ito yung nagsisilbing charger. Kasi itong puti yung battery. So, kailangan natin ng charger ng battery. So, ito yun, kulay pink. Tapos naman, itong kulay blue. Ito yung kulay blue na to. Yung kulay blue na to, ito yung connection papuntang foot brake para magkaroon ng ilaw sa stoplight. So, i-coconnect kita papuntang foot brake. So, yun. Ulitin natin, ha. So, yung apple green, papunta to. Ito ay sensor ng neutral light. Tapos, ito yung power primary source ng kuryente natin. Connection niya sa CDI at saka sa stator coil. Tapos, ito naman yung connection ng ignition coil papuntang CDI, yung kulay black. Tapos, yung kulay black na may yellow, ground yan, body ground. Tapos, yung white, papuntang battery. Yung yellow, connection ng light. Light yan. Papunta sa stator coil. Tapos itong brown, accessories wire natin. Tapos itong blue, stoplight, putres. Ito, nakakonekta sa putres. Bali, pag tinapakam foot brake tala, foot brake. So, pag tinapakam yung brake sa likod, automatic nag-iilaw yung stoplight niya. Tapos itong kulay pink, nagsisilbing charger ng baterya natin. So, same din dito sa ano, ito. Itong dalawa na to, yung function nito is nakakabit to sa flasher para yung ilaw natin, yung signal light natin nagpa-flash. Yung signal light natin nagpa-flash. So, ito yung accessories wire. Accessories wire. Tapos, nakakonect ito sa flasher. So, pag nakakonect na ito sa flasher, magbibigay ng kuryente dito sa orange. So, magbiblink na yung signal light natin. So, flasher relay ito nakakonect. Then, sa middle, meron pa yung isa. Ito. So, itong connection, natakil na din natin ito kanina. Kaya nang sinabi ko, yung puti sa battery, yung black na may yellow stripe, ground yan. Tapos itong pink charger, tapos itong kulay yellow, ito ay light connection. So papunta to ng regulator. So ganyan yung itsura ng regulator ng HD3. Tapos ngayon papunta naman tayo sa gitna pa rin, pero so yun. So ito na sinabi ko kanina, yung puro-purong black, yung puro-purong black, papunta yan sa ignition coil. So, i-coconnect mo to sa ignition coil, yung puro-purong black. Tapos, yung black na may yellow naman, partner-partner lang yan sila. Tapos, yung black na may yellow naman, i-coconnect mo to sa body ground. Sa body ground ng chassis. Tapos, ito yung dalawang nakikita nyo. Ito na sinabi ko kayo na yung kulay brown, accessories wire yan. Tapos, yung kulay black naman, nagsisilbi tong ground. Nagsisilbi tong ground. So, pag kinunin, saan to i-coconnect? I-coconnect to sa
horn or sa pitahan. Iko-connect sa may pita, so horn. So pag iko-connect sa horn, walang ano, wala tong pole. Kahit magkabaliktad, okay lang, magtutunog pa rin yung horn natin. So yun, punta naman tayo sa harap. So dito naman sa harap, halos pareho lang yung wirings niyan. Walang pinagkaiba doon sa gitna. So same function pa rin. Pag nakakonect na yung Apple Green doon sa gitna, so automatic iko-connect mo to sa susian or dyan sa panel natin sa odometer, so para magkaroon ng ilaw yung neutral light natin. So neutral light yung Apple Green. Tapos ito namang dark green, ito yung connection ng signal light, either left or right. Dito mo itatap yung signal light natin sa likod at saka sa harap. So hanapin nyo lang kung ano ba yung dark green, naka left ba yan or naka right. Tapos same din dito, yellow green or black na may yellow stripe, ito yung ground body ground natin. Tapos yung yellow naman, ilaw natin to, nakakonekto papuntang susian. Nakakonekto papuntang susian. Kung standard yung susian natin, so same, yellow to yellow din yan. Tapos itong brown, ito na sinabi ko, accessories wire yan. Same lang. Tapos itong socket naman na may tatlong wire. So, battery yung puti, ito na sinabi ko. Tapos itong brown, accessories wire. Tapos itong red naman, bali nagsisilbi itong positive wire nung, daluyan to ng kuryente. So, papunta to, nakakonekto papuntang ignition switch. So walang problema to kasi plug ikakabit mo lang, wala nang ibang connection pa, tatlo lang yun. Tapos ito namang black, full black, so iko-connect mo to papunta sa susian, itong full black. Ito ang sinabi ko doon, galing to sa ignition coil, galing din sa CDI. Tapos okay, nandito din itong black, white na may stripe na red, ito yung kanina sa primary source ng kuryente natin, galing stator at saka CDI. So iko-connect mo to sa ignition switch para magkaroon ng patayan yung motor natin, at kailangan nakakabit yung ground para magkaroon ng kill switch. So yun, yung orange, daluyan ng kuryente yan, so iko-connect natin yan sa handle switch para magkaroon ng kuryente yung signal light natin para magalaw natin sa left or right. Kasi yan, kaya dapat nakatap yung ground ng handle switch natin. Tapos yung last na to, magkasama lang sila pati nitong dark green. So ibig sabihin, isa sa kanila yung left at saka right, signal light po ito sila. Tapos ngayon, natapos na tayo sa bandang harap. So dito na tayo sa likod, sa bandang stoplight ng HD3. So yan lang makikita yung wiring sa HD3 sa bandang likod. Yung blue, ito na sinabi ko kanina, stoplight yan. Tapos yung red, either yung left side, left signal light or right. Tapos yung green, ganun din, right or left signal light. Tapos ito ay body ground. So yun, ganun lang kasimple. So pag may mga katanungan kayo patungkol sa wiring, so mag-comment lang kayo dyan sa comment section sa baba. Tapos kung may mga hindi kayo naintindihan patungkol dito o may mga ibang kulay, so paki-comment na lang dyan sa baba, ang saka nang masagot natin. Tapos kung may mga gusto kayong ipa-tutorial sa mga wirings or brand ng motor, so paki-comment na lang sa baba para magawa natin ng vlog. Nang sa ganun, hindi tayo maging yung hindi natin alam yung wiring ng ating motor. Ang sa ganun, hindi na tayo maging mag-problema kung sakaling nasunugan tayo ng wirings. Tapos kasi mahal kasi pag magpa-wirings ka sa mga mekaniko eh. So maganda na rin na may vlog na ganito sa YouTube. Nang sa ganun, yung mga gustong matuto, gusto nilang pag-aralan yung motor nila. So yun, kaya kami na gumagawa ng vlog dahil parang bigyan ng kaalaman sa inyo para makatulong na rin. So yun, ulitin ko, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, so please subscribe. Tapos click na din yung notification bell nang saka na-update ka sa aming mga bagong videos. So yun, maraming salamat.